Toni Fowler. Ha? Si Toni, na maraming nasabi na ano ba nangyayari kay Toni. Bobo, ang bobo niya, ang tanga-tanga niya, ang nagpapapansin siya. Ano ba yung mga nababasa ko mga comment na ibang dating fans niya, no? Ni Toni ngayon ay binabash na siya na hindi na alam ni Toni ang ginagawa niya. Ano ba yan? Mga ex niya eh, na ano niya, tinitira niya sa bahay niya, tatay ng dati niyang asawa. Ngayon naman, itong si Rob, tinulungan niya pa, ano ba nangyayari kay Toni, bla 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 bla. Ang i-react ko dyan ay ano? Oo, sabihin na natin na bobo, tanga, nagpakatanga, parang nabubuang nga si Toni. Pero, hindi natin isip o puso yung ginagawa ni Toni Fowler, di ba? Hindi natin siya kailangan husgahan, di ba? Kasi may ano siya eh, may sarili siyang diskarte, may sarili siyang isip, may sarili siyang opinion, may sarili siyang decision sa buhay na hindi kasi natin, sa totoo lang, hindi natin kaya yung ginagawa ni Toni Fowler, sa totoo lang. Hindi natin kaya yung ginagawa niyang pagpakapapakapanga, pagkabobo, yung mga ganyan na sinasabi ng mga ibang ano, fans ni Toni Fowler. Kasi mga nabasa ko yan sa Facebook. Lagi kasi ako nagbabasa eh. Lagi kasi ako nandun kasi nga fan din ako ni Toni Fowler. Ako yung sasabihin ko, nasaktan din ako sa nangyari. Nasaktan din ako sa bakit tinulungan ni Toni si Rob. Eh, nagpatulpo, ang dami nangyari, patulpo-tulpo, nag-ano pa sila ng mga polis. Diba yung mga nangyari na, alam niyo naman kung ano yung mga tinutukoy ko. Tapos isang iglap, tutulungan ni Toni si Rob para lang mag-propose sa kanyang girlfriend na ang dami nagsasabi na, bakit nag-propose? Bakit si Toni pa nag-asikaso? Bakit wala sigurong pera si Rob? Kaya nagpapapansin na naman kay ito naman si Toni, takatabo, bla bla bla, ikla-iklabo. Diba? Ang puso kasi ni Toni, busila sa totoo lang. Ang gusto lang niya ay puro peace on earth. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ay, hindi natin kaya yung ginagawa ni Toni na pagpapatawad. Yan ang totoo. Hindi natin kaya yung ginagawa ni Toni na magpapatawad sa lahat ng taong nag-ano sa kanya, nag-down to earth sa kanya. Bagkos, napansin ko lang ha, pinapakita ni Toni na ito siya, pinapakita niya na mataas siya. Tinutulungan niya yung mga taong nalakit sa kanya na kahit sinaktan siya ito siya. Hindi ko kayo gagantihan bagkos bibigyan ko pa kayo ng kabutihan, mga ganun. Yun yung napansin ko kay Toni Fowler na bagkos na gumanti siya, bagkos na gumanti siya sa mga taong nag-ano sa kanya, nakit sa puso niya, kabaliktaran yung ginagawa niya. Yung ginagawa niya kabutihan. Diba? Kabutihan yung pinapalit niya sa mga taong nakit sa kanya. Kaya kung ano man yung decision ni Toni Fowler, respetuhin na lang natin siya. Kasi siya nga nagpatawad, diba? Nagpatawad siya sa mga taong nalakit sa kanya, pinatawad niya, tinulungan niya pa yung mga taong nananakit sa kanya, yung mga taong nang iwan sa kanya, diba? Isipin na lang natin nandiyan si Vicente, Tito Vince na ano, kaya alam naman natin na masaya na siya. Diba sinabi niya ni Toni Fowler na mahal niya na si Vicente. Oh, diba? Hintayin na lang natin yung araw, taon, oras na ikakasal si Toni kay Vicente. Diba? Pabayaran natin yung mga ginawa ni Toni kasi hindi talaga natin kaya. Pangit sa paningin ng ibang tao yung ginawa ni Toni, pero wala tayong magagawa. Diba? Kasi siya yung nagiging decision niya, puso niya yan Hindi natin kaya yung ginawa ni Toni na pagpapataw sa mga taong nanakit sa kanya. Diba? Kaya hanggang dito na lang sa Megan Habibi, sana sa mga taong may galit sa puso, magpatawad na rin kayo.
Diba? Gayahin natin si Toni na kahit ilang beses siya sinakta ng mga tao na sa paligid niya, ay pinatawad ng maraming beses ni Toni Fowler. Diba? Tanggalin natin yung puso, yung mga anong taong, yung mga madilim sa puso natin na hinanakit sa mga kapwa natin, sa kamag-anak natin. Ako, may nakaaway ako pero wala na akong pakialam, pinapatawad ko na kayo. Diba? Sabihan niyo ako na hindi magaganda, pinatawad ko na kayo. Yun lang, kaya nandito lang sa Medan Habibi, sana may natutunan kayo. Please like, subscribe my YouTube channel. Bye!